So, ano po, nasa Magawa chapter 11, chapter 10 po tayo, no? Yung last, ano po, portion nung ulya nung binabasa, no? Chapter 10. Yung po nang ulya nung last week, kasi po continue po ulya. Ang pangangalog ng Ruha Holod Shiva, verse 44 na po tayo. Nakakuha na po ba? Nahanap na. Magawa chapter 10 verse 44. Ang pagkakaloob ng Ruha Holod Shiva sa mga hindi. Nagsasalita pa si Kapos na bumaba ang Ruha Holod Shiva sa mga nakikinig ng salita. Verse 45. Na mga ang mananampalatayang Yahudim na kasama ni Kapos. Dahil may ito ay binigyan rin niya ng Ruha Holod Shiva. Narinig nila ang mahintil na nasasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri kay Yahuhul. Kaya't sinabi ni Kapos, tulad natin sila ay binigyan din ng Ruha Holod Shiva. Sino pa ang makahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila Beershua, masangalan ni Yahushua o Beoskay. Pagkatapos iniling niya may Kapos na manatili roon ng ilang araw. Sa Magawa chapter 11. Verse 1 po tayo, ang ulat ni Kapos sa Oholiyaw sa Yahushulim o Jerusalem. Napalitaan ng mga misaryo at ng mga kapatid sa buong Yahuda na tinanggap din ng mahintil ang salita ni Yahuhul. Kaya't nang umahon si Kapos sa Yahushulim, siya'y pinuna ng mga kapatid na Yahudim. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. O bakit sinabi yun? Si mahigpit nga pinagbabawal yung mga Hudyo na Yahudi na makisalo sa mga hintil. No? Nakarang chapter sa binasa ulyan. No? Kaya sinaysay sa kanila ni Kapos ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lunsod ani ng Yapo at nanalangin ang magkaroon ani ng pangitain mula sa langit ay inihugos sa kinaroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabiling sa apat na panulukan. Tinignan ko itong mabuti at nakita ko roon ang yahon ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati mailap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig ng sabi, tumindig ka Kapos, magpatay ka't kumain. Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon. Yahuhul, hindi ani kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mo ituring na marumi ang nilinis ni Yahuhul. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay pinatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. O hindi ubos sa physical na pagkain. Ano? Spiritual po yun. No? So, narinig niyo po yun tungkol sa mga hindi. Verse, anong verse na tayo? Lebo, sa bisimilisig. Nang sandali rin yun, dumating sa bahay na tinutuluyan kong tatlong lalaki, sinubo sa akin buhat sa sesarya. Sinabi sa akin na Ruha, na huwag anini na magkatubilin sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid nito at tumasok kami sa bahay ni Cornelio. Sinalaysay niya sa amin na nakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanilang bahay o kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasubo ka sa iyo po at pasundo mo si Shamyun ang tinatawag ding Kapos. Kasabihin niya sa iyo ang kukos ay kaniligtas mo at iyong sambahyan. Nagsisimula pa lamang ani na magsalita at bumaba na sa kanila ang Ruha Holod Shiva. Tulad ng pagkababa ito sa atin noong una. Verse 16, at nagunod ako ang sinabi ni Malkiul Yahushua. Si Yahukanam ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan ko kayo sa Ruha Holod Shiva. Kung binigyan sila ni Yahuhul ng regalo ng tulad ng binigay niya sa akin o atin, nang manalig tayo kay Molkiul, Yahushua Holmeoskay,
Sino ang dinahadlang ay Yahweh buod. Nung marinig na ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri kay Yahweh buod. Kung gayon, sabi nila, ang mahintilmay, binigyan din ng pagkakataon magsisit magbagong buhay upang maligtas. So, doon tayo nagkaroon na nagkaroon tayo ng K para mayor siya. Dahil dati tayo mga hindi na. Ang uhulyaw sa Antyok. Verse 19. Ang mga mananampalataya ay naghiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioch. Saan man sila makarating, pinangaral nila ang salita, ngunit sa mga Yahudi lamang. Nakita nyo, talagang ano. Subalit, may kasama silang ilang taga-Cyprus at taga-Sirene na pagdating sa Antioch ay nangaral naman sa mga Grego ng mahusay na ulat tungkol kay Malkiul Yahushua. Sumasa kanila ang kapangyarihan ni Yahushua at maraming naniwala at nanalig kay Malkiul Yahushua. Nabalitaan ito ng Hulyaw sa Yahushua Lane, kaya sinuko nila sa Antioch si Barnabi. Nang dumating siya roon at makita ang pagkapala ni Yahushua sa kanila, siya'y nasiyahan at pinagpayuhan sila ang Yahod na manatiling tapat kay Yahushua. Verse 24, mabuting tao si Barnabi, puspos na Yahushua, at matibay ang pananampalataya kaya marami siyang nadala kay Yahweh. So maganda siyang example, ehemplo kay Yahweh. Verse 25, nagpunta si Barnabas sa Tarso upang hanapin si Shaul. At nang kanyang matagpuan ay sinama sa Antioch. Isang taong singkat silang nanatili roon kasakasama ng Oholiyab. At nagturo sa maraming tao at tuon sa Antioch, unang tinawag na Yahushua him o mananampalataya ay Yahushua ang mga disipulo. Saan ang tawag sa mga mananampalataya? Ang mga tuwag Yahushua? Yahushua him. Verse 37. Noon naman ay may mga propetang dumating sa Antioch mula sa Yahushua lane. Tumitig ang isa sa kanila na ang pangalay Agabus at sa kapangyarihan ng Ruha ay nagpahayag na magkakaroon ng malaking tagutom sa buong digdig. Nangyari ito noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Nagpasya ang mga disipulo na magpadala ng tulong sa mga kapatid na nanirahan sa Yahuda. Ayon sa kaya ng bawat isa, gayon nga ang ginawa nila at ipinadala ang kanilang tulong sa mga Zaukanyaw o mga elders ng Oholiyaw sa pamagitan ni Barnabi at Shaul. O, mga gawa, chapter 12 na po tayo. Panibagong pag-uusig na pagbuhay Yahushua ay talaga asahan niya na. Amen. So, hindi Yahushua ay diba? Ngayon na. Panibagong pag-uusig na mga panahon din yun, sinimulang usigin ni Haring Herod ang ilang kaanib ng Oholiyaw. Pinapugutan niya si Yahushua na kapatid ni Yahukanan. Nang makita niyang ito'y kinasya ng mga Yahudi, si Kapus naman ang kanyang pinalaki. Nangyari ito noong pagdiriwang ng tinapay na walang libodura o poskayaw. Pagkadakip kay Kapus, ito'y kinulong at pinabantayan sa apat na pangkat na tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herod ay harap siya sa bayan pagkatapos ng pagdiriwang. Kaya nanatiling nakabilanggo si Kapos samantalang siya ay taimtim na pinanalangin ng Oholiyaw. Pinalaya ng Molo ang LC Kapos. Chapter, verse 6. Gabi noon si Kapos ay natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang kanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya nakatakdang iharap ni Herod sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ni Yahuhul at nagpaliwanag ng mabuti sa silipitan. Tinabik niya sa tagiliran si Kapos at gilising. Bumangon ka! Dali! Wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mata ni Kala sa kanyang mga kamay.
Magbitis ka, magsuot ng pangyapa, sabi ng anghel. Gayun nga ang kanyang ginawa, sinabi pa sa kanya ng anghel, magpalaban ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Kapos at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya talos kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya na naginip lamang siya. Nakalampas siya sila sa una at pangalawang bantay. Nakating sila sa pintong baka sa labas ng patungo sa Luzon. Ito'y kung saan nga buksan at lumabas sila, pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Anong verse ako? Taliwanagan ni Kapos ang nangyari, kaya sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pa ng Yahud. Sinugo ni Yahud ang kanyang anghel at niligtasan niya sa kamay ni Herod. At sa inaasahan ng mga Yahudi na mangyayari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mauroeng na inaliyaw ka na tinatawag ni Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nanalangin. Si Kapos ay kumatok sa pinto. Lumapit naman isang utusang dalaga ng pangalay Rhoda. Tinitingnan niya kung sino yun. Nakilala niya ang tinig ni Kapos at dahil sa laki ng tuwa ay hindi nakuhang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at binalitan na sa pintuan si Kapos. Nahibang ka ba? Sabi nila. Ngunit ipinilit niyang naroon nga. Kaya ang sabi nila, baka anghel niya yun. Patuloy naman tumuktok si Kapos. Binuksan nilang pinto na makita nila si Kapos. Hindi sila makapaniwala. Sinensyahan sila. O sinensyahan niya sila. Sila tumahimik. Sakay sinanaysay kung paano siya iglabas si Yahu sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Yahukap at sa mga kapatid, sabi niya, pagkatapos umalis siya at nagtungo sa ibang lugar. Verse 18, inumagahan gulong-gulong makawat dahil sa pagkawala ni Kapos. Hindi lang talos kung ano nangyari sa kanya. Pinahanap siya ni Herod at nang hindi matagpuan, pinasiyasat sa mga bantay. Pangmabantay at pinapatay. Pagkatapos bumaba si Herod sa Caesarea, buwan sa Yahuda at nanatili roon. Ito na yung ganti kay Herod. Ang pagkamatay ni Herod. Verse 20. Matagal nang galit si Herod sa mga taga-Tiro at sa mga taga-Sidon. Kaya napagkaisa nila lumapit sa kanya. At nakiusap sila kay Blasto na mayordomo ng hari na sila'y samahan upang makipag-ayos dahil nanggagaling sa lupain ng hari ang kinabubuhay ng kanilang bayan. Pagsabi ng tatlong araw, si Herod ay nagsuot ng damit hari, lumuklong sa trono at nagtalumpati. At sumigaw ang bayan, isang walang hanggang may kapal na nagsasalita, hindi tao. Noon di sinaktan siya ng isang anghel ni Yahuul. Dahil nang kanya ang karangalan na upol kay Yahuul, siya ay inuod hanggang sa mamatay. Nakita niyo yung paparusahan sa kanya. Pag-inaantin mo ikaw isang ul. Samantalang lumalago at lumalaganap naman ang salita ni Yahuul. Sina Bornabi at Shaul ay bumalik buwa sa Jerusalem na maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Yahukanan na tinatawag ni Marcos. Amen. So, ano po? Inyong kapanabikan, sundan niyo kung yan ang pagbasa ng Mulyo Un, every one. So, dito po muna tayo. Amen. So next week, i-continue yan na yung pagbasa. So, bigyan mo dahil natin si Yahu Abu sa mga Mulyo Un, Tolyano, natanggap sa iyo ang mga. So, kaya mo kami sa Yahu Un. At sa Yahu Un. Yahu Un. Oh, yes, guys.